Hi guys, welcome back sa ating channel. And for today's video is magkukulot tayo gamit ang isang automatic curler. So, meron tayong product na re-reviewin ngayon and let's see kung kamusta ba siya gamitin pagdating sa pagkukulot since it is an automatic curler. So, yung product na re-reviewin natin today is... Okay, so itong Kiss na InstaWave. So, Kiss InstaWave Automatic Curler. Ayan siya, guys. Okay, so... Bili ko to sa mall. So, hindi to yung sponsored, guys, ha? Binili ko to sa mall and nabili ko siya nung Black Friday since sale. Alam niyo naman, pag sale, andun tayo. Kasi mura. Alright, so nabili ko siya sa mall ng sale. And, eto siya. Sa natin. Okay, so nandito siya sa isang bubble wrap. Ito siya, guys. Ayan. So, ito yung ating automatic curler ng Kiss. Okay. So, ito yung product, guys. So, ito yung power light niya. And then, ito yung pang left or right niya. So, kung gusto mo yung curl mo, is papunta sa right or papunta sa left. And then, ito naman yung power button niya. Ayan. So, meron siyang off, low, and high. So, tatlo lang siya. Off, low, and high. Okay. So, before we get started, is also make sure na kapag magkukulot kayo, is ready kayo sa mga tools na gagamitin nyo. So ako, pag ako nagkukulot, is I make sure na of course, meron akong neto. So hair clips, kasi ginagamit ko to pang section ng hair ko and para, ano yun, ma-section mo na maayos yung hair mo. So hair clips, Velcro, para if ever meron akong mga kailangan itaas dito ng mga nalalaglag, then Velcro. And of course, yung ating comb. So, hindi pwedeng mawala si comb. Okay, so ngayon lang ako gagamit ng automatic curler kasi usually, ang ginagamit kong pang curl is yung straightening iron or yung plancha pang straight. Okay, so sinaksak ko na siya. So, i-on na natin. Ayan, so as you can see, nag-red na yung light niya. Ayan. Then ito, pwede siyang hawakan. So, hintayin lang natin medyo uminit. And habang hinihintay natin yan, is magsisection ako ng aking hair. Ayan. So, usually, ganyan yung ginagawa ko. So, unahin ko muna yung dito. So, alam ko sa mga ganito is hindi pwede yung makakapal. Ayan. So, actually, nag-blue na yung ating... hindi ko alam kung nakikita nyo, guys. Pero... Nag-blue na siya. Nag-blue na yung light niya. Ayan o. Nag-blue na. So, nasa low lang yon. So, ang bilis niyang uminit.
So hatiin pa natin 'to kasi parang makapal pa siya. Okay. So, ang gusto ko kasing style ng curl sa hair ko is yung palabas. So, gusto ko yung palabas siya. Okay. So, try natin itaas pa. And try natin bawasan. Kaunti. Ayan. So, ayan siya. So, kukuha lang ako ng medyo yung enough part lang na kayang kainin ng ating curling iron. So, hindi ko siya tinutuloy-tuloy na ikot kasi hinihintay ko lang makain niya yung dulo ng aking hair. And then I leave it for ilang seconds. So, tingnan natin. Okay. So, ayan siya guys. So, nag-create siya ng big waves. So, I think okay naman siya. Pero, it takes practice. I think. Kasi, napapansin ko sa kanya is ayan no, parang kailangan mo siyang dito sa part sa bababa. Ito niya lahat iniipon yung hair. And then, dapat hindi mo siya tuloy-tuloy na pipindutin. Hayaan mo na siya maganyan. And then, let it go. Ayan. See? Okay. So, ayan siya guys. Ayan yung big curls natin. So, try natin ulit dito, ha? So, gusto niya lang iangat yung curl pa. So, ito. Medyo taasan niyo siya ng ano, iikot niyo pa siya. Ayan! Look! Diba? Okay, so kulang pa. Try kaya natin yung, kasi naka-low lang, nilagay ko lang siya sa low. Try natin yung high. And then, actually, nag-change ulit yung, ano niya, kanina to red. So, try natin to.
Okay. So guys, tumutunog siya kapag yung parang tumutunog siya pag ready na yung hair mo na ibig sabihin kulot na siya. Meron siyang ganung indicator, tumutunog siya. Hintay lang natin tumunog. There you go! Okay guys, so tapos na natin yung isang side. Ayan, so ito yung finish product ng ating curl sa kabilang side. So ayan siya. Okay. So as you can see, okay naman. Very nice yung pagkakakulot niya. So, gawin natin sa kabila yung alternate na in-out para makompare natin yung difference kung ano ba yung mas okay. Alright? So, babalikan ko kayo habang ginagawa ko itong ating kabila. Ayan, so natapos na natin yung dalawang side ng ating hair, guys. So, ano yung napapansin nyo? Ayan. So, as you can see, dito sa ating left side is mas hindi siya ganun ka kakapal compare dito, though parehas lang or sa gitna yan ng ating hair. So, bakit? Kasi dito sa ating left side, ang ginawa lang natin ay kinurl lang natin siya ng one direction, which is yung palabas. So, as you can see, nagsasama-sama sila, kaya hindi siya mas ganun ka kakapal tignan. And on the other side, sa ating right side, is mas makapal siya tignan and parang mas volumize siya. It's because ang ginawa nating style is alternate. So, meron tayong in-out na curls, kaya hindi sila nagsasama-sama. Ayan, kaya mas makapal siya tignan. Though pareha lang sila ng hati sa likod. So, same amount of ano lang yan. Yung kapal lang hair natin. Pero magkaiba yung kinalabasan kasi magkaiba yung style na ginawa natin. Okay, so nasa sa inyo naman yung guys kung paano nyo gustong gawin yung hair nyo. Kung ano yung mas preferred nyo. So, actually ako, mas gusto ko lang yung ganito. Simple na wavy curl, tapos lagi siyang pa-out. Kasi mas maganda siyang tignan and parang mas pagdating dito sa taas is mas parang nakapa-out na yung hair natin. Okay. So, ayan. So, yung verdict naman natin dun sa ating curler, yung ating Kiss Me or Kiss New York InstaWave Automatic Curler. So, para sa akin guys, is okay siya. Kasi as you can see, na-deliver naman niya yung pagka-curl na gusto natin din mangyari sa ating hair. So, okay siya sa akin. So, ako, ang gamit ko talagang pang-curl is yung straightening iron ko. Masanay talaga ako dun. So, first time kong gumamit itong InstaWave or Insta Wave ng Kiss. So, para sa akin, okay siya given na meron siyang ganitong cord, which is ganito din yung sa aking flat iron.
Alright, so meron siyang swivel cord, yung tawag sa kanya. And meron din siyang low or high option. Okay, mabilis siyang uminit. And nagustuhan ko sa kanya is meron siyang indicator dito na red or blue. So pag red, hindi pa siya mainit. Pag blue, mainit na siya. And then sabihin, ready na yon. And pwede mo na i-curl yung hair mo. At the same time, habang kina-curl mo yung hair mo, magbi-beep siya. So, nagbi-beep siya, ibig sabihin noon is, pwede mo nang matanggalin yung hair mo kasi parang luto na siya. Okay? So, yun yung indicator niya para hindi nasusunog yung hair mo or hindi mo makalimutan na, ay, okay, tatanggalin ko na siya. So, yun yung plus sa akin doon. And yung nahahawakan to is very okay din yung sa akin. So, onting practice lang kasi working naman siya, very effective din. And ang ganda nung design na maganda yung design niya. So okay siya sa akin. Pasadong pasado to sa akin. And for the price, nabili ko to sa mall ng sale, which is 2,500. So, hindi na rin masama given na may warranty kasi siya. So, as long as hindi siya nabasa, meron siyang 1-year warranty. So, okay yun. At least, diba, ano ka na, yung product mo is tatagal or makakover ng warranty for a year. Okay. So, hindi ka na lugi dun, guys. Ayun. So, overall, I can highly recommend this Kiss New York InstaWave automatic curler. So kung gusto niyo siyang i-try, so try niyo na siya, guys. Okay, so yun lang po ang ating review for today. So sana nagustuhan niyo ang ating pagkukulot tutorial o pag-curl tutorial gamit ang automatic iron, automatic curling iron. And sana kung nagustuhan niyo, please like and subscribe. And i-press nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. So hanggang sa muli, guys! Ito muli si Yana Cruz Vlogs and thank you for watching! Bye!